Yo, what's up mga brads? Magandang araw po sa inyong lahat. Ayan, salamat po sa Diyos sa araw po nito na pinagkalo po sa atin ng Panginoon. At muli, panibagong araw po, panibagong vlog po tayo. Napansin ko lang kasi ngayong kahapon, nung nagpagasolina ako, masyado mataas na po ang presyo ng diesel sa kanang gasoline. Almost magkapares na sila. Talagang ano na po. So, wala tayong magagawang paraan. Kundi, sumabay sa agos ng panahon na, no? Hindi naman natin pwedeng makipag-anuhan tayo, kumontra tayo. So, kailangan natin sumunod sa agos ng ating ng panahon. So, yun. Para-paraan na lang din para makabawas ng demand. Kasi nga, kaya yan tumataas yung presyo ng ating mga bilihin dahil na rin sa demand, sa low ng demand at supply. Pagka mataas ang demand, yun, yung supply ay lumiliit, hindi kagad maibigay lahat. Kaya ang nangyayari, tumataas din ang presyo. So yun ang pinakano dyan. Kaya sa ngayon, gawa tayo ng paraan. Katulad ng LPGs, almost naglalaro na daw na may nagbabanta. Magiging 1,300 ang isang tangke. Ang isang 11 kilos. Ayan. Yeah, so, para-para na lang din, para makabawas sa demand, ay, yun nga yung sabi ng mga mothers na vegetarian, pag bumili ka ng tangke, wala ka nang, nakabili ka nga ng panluto, wala ka namang mabibiling ipanluto, wala nang lulutuin. Kasi naibili mo na ng gas. Kaya, yun, bilang paraan na lang din, at dito lang naman tayo sa bahay, so kailangan nga natin magtipid. Instead na bumili tayo ng tangke ng gas, ay for the meantime ay maggatong-gatong na muna tayo. Ayan, katulad dito, yung mga lumang gamit at saka yung kahoy na ipon ko pa nung huling bagyo. So, ito na siguro yung panahon para sibakin. Ayan, sibakin na lang natin. Para at least makabawas na tayo sa demand ng gas. Ayan. Pag-up natin para makaugmit na rin sa ating pangangailangan. Buti na mayroon palakol. Wala. Ano na? Medyo makinis na lang. Shoutout nga pala sa ating kaibigan, si Kuya Jodong Vlog, sa Team Asia, sa Team Europe. Yan. Maraming salamat po sa nagpalipad sa aking live, si Ma'am Holly P, Sir Luxur, at saka si Ms. Daronia from Team Asia. Big love, shoutout po sa inyo. So yun, advice ko sa may mga chance na pwedeng maggatong ng kahoy. For the meantime siguro ay kahoy na muna tayo para at least makapagos tayo sa demand ng gasolina. Kasi ganoon kasi, pag tumaas ang gasolina, tataas din ang gas na pangluto. So yun, baka sakali. Alam nyo guys, nung ako'y nasa probinsya pa, minsan hindi kami gumamit ng gas na ano, di tangke. Ang ginagamit namin doon, simula pa nung ako elementary hanggang nakatapos ng high school, nagagatong talaga kami. Kaya kasi pag ako manguha ng panggatong nung araw, nung ako'y bata pa, tapos binatilyo, yun talaga ang aking kwan. Kaya sanay ako sa paggatong. Siguro yung may mga part ng ano ng area na maganda naman yung ventilation, at hindi naman kayo masusupukit sa usok, lalong-lalo na yung inyong kapitbahay ay hindi naman ma siguro
siguro malulunod sa uso. At for the meantime siguro ay magkakay na muna din kayo. Advice lang naman ito ni Brad Rica. Hindi naman ito sa pilitan o namimilit. Suggestion lang po. Tip number 1 para tayo makatipid. Kasi talagang matindi ang crisis na ngayon. After ng pandemic, ito naman, gera sa Ukraine at Russia. So yun lang naman ang mapapayo ko. Para bumaba yung demand ng gas, ay magtipid tayo. Dahil pag nagtipid tayo, syempre yung supply, hindi tayo kukulangin, hindi rin tataas yung presyo. Ayan. Sana po may natutunan po kayo sa akin sa law of demand and supply. Ayan. Big love, shout out po kay Lud, Smart Lud sa Pateros, at kay Ma'am Almalea M. Ayan. Kila Sisis Kusina, Melda Diam Vlogs, yan, sa mga Team Europe, si Honig P, si Esme Juno, ayan, shoutout po sa inyo. Ayan, for the meantime, dito na po muna magtatapos po ang aking vlog. Ayan, maraming salamat po, bye bye po. Wait a minute po muna, doon po sa mga hindi pa nakasubscribe, ay magsubscribe po kayo sa aking channel. Soon to be, ay makapag-charity vlog na po si Brad Ricky. Ayan po. Ito po ang inyong kabrad na nagsasabing mag-iingat po tayo palagi. Ayan. Manalangin po tayo sa gabi bago matulog, at manalangin po tayo pagkagising upang tayo po ingatan ng Panginoon. Okay, maraming salamat po, bye bye.